syempre, alam naman natin na babae siya. Tapos parang pinapamukha niya na hindi lang kayong mga lalaki ang may karapatan dito. Subukan kong intimidate kung kakayanin sa presence. Pero yun, parang yun yung nakikita kong weakness niya. Sobrang pinagandaan kita, Lux. Gusto ko lang ma-deliver ng maayos to. Ngayon, kung kaya mo akong talunin, masasabi ko kung napakalakas ng laban na to. Kung kaya mo. Wala eh. Pag ganitong tournament, ano, walang friendly-friendly battle. Durugan kong durugan. Buhay 2022 semifinals battle para sa inyo lahat. Flip top maging ay para sa parating natin. At maraming salamat pa rin at palagi sa lahat ng support ng tunay live at online, sa lahat ng MCs na buo-buo ng liga, at syempre Flip top staff palagi't palagi. Dedicated rin nga pala ulit kay Kuya Banong Bagsik. Laban lang kuya. At sa kanan ko, Mariveles, Bataan at Cavite, represent para sa inyo. Maghihay tayo lahat para kay Poison 13. Yung shoutout sa Nisco PH, sa Hypebeat, kay Maris Robas, Ryan Robas, kay Boss Caloy, Plus One, kay Peace, sa Watu Nation. At gusto ko lang shoutout si yung tropa ko, si Ali, na naglalabas ng titi sa Omi TV. At sa kaliwa, ganun pang binangon ang Rizal para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Luxuria. Sa pila, nahihila, nagtitila, nanindira. Kasi di ka naibida, mahihina, mga iya. Mas mali ka nakikita. Check, at nanalo ng kwento si Luxuria. Pili niya mauna, Poison 13. Tig 2 minuto dapat, 7 ang hurado natin. Isa buhay 2022 semifinals. Pahinga natin unang barat, Poison 13. Ikaw si Luxuria, imbis hugutin sa tadyang ay sinumpa ka at ang hatol, malaswa at mas masahol ka pa nga sa pasadyatol, sa halip na maging Snow White sa mansanas na may lason, ang resulta naging Eva na mukhang may Adam's apple. Speaking of Snow White, payag ba kayo yung Disney princess ganto na? Kung gaganap kang Rapunzel, hiling ko sana kalbo ka. Paano magkaka-prinsipe? Yung mindset, muntanga. Mukha pang Cinderella, size 12 yung paa. Di ka rin pwede sa Frozen kahit love life mo malamig. Kung magiging si Elsa ka, sasaksakin kita sa leeg. Walang kumakanti at natanto, panayhapdi ang tangan mo, dahil ikaw yung Elsa na puro landi, walang lando. Hoy, punyeta! Walang lalaking magnanais kang idon sulweta. Pagkatigang mo to the max, kung kaya ang landi mo, huling puminger sa yulax, yung basa hanggang siko. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Ba't parang kasalanan mo pang kamukha mo si Ann Mateo? Lax, hindi mo kamukha si Ann. F na F mo pa naman, so hindi ka aware na pinagtitripan. Yan. Yung ignorance naging confidence, parang tanga. Di porkit ikaw yung kumakatawan sa kababaihan, maganda ka. Dahil feeling niya kamukha niya si Ann, yung salitang papadimanda kita, naging rebat niyang pandurog. Ang kaso, paano nga aabot sa korte yung kumakatawan, walang hubog? Hindi yan normal na behavior ng babae. Tapos palagi mo pang sinisigaw. Yung pagtanggap mo sa sarili mo kung sino ka, yun ang maganda. Hindi ikaw! Lax, magkaiba ang maganda sa pagiging makapal. Be yourself, maging confident ka. Pero huwag ka namang karapal. Sa madaling salita, hindi ka sexy.
di ka charming, di ka flawless at blooming. Malaki ang kaibahan ng confidence sa assuming. Kailangan mong malaman yan, kaya ka kinukumbinse. Kesa naman, kaya kailangan mong malaman yan, kaya ka kinukumbinse. Kesa naman pagtawanan ka habang kinukonsinte. Diba? Wala namang masama sa pagbibikini mo, gago. Pero sa susunod laks, takpan mo naman yung mukha mo. Sa inuman, siya na mismo nagbabao ng betchin. Feeling hot. Sa inuman, siya na mismo nagbabao ng betchin. Feeling hot. Porket na sobrahan siya sa self-esteem. Desperadong nagnanais maging sexy ng sobra. Apuradong masibak at laging reding mabrocha. Pwes makikita nyo sa battle itong femsing majoga na feeling Coca-Cola body ang na Pepsi Paloma. Yo! Check! Imbis daw na Snow White si Elsa ang kamukha ko. All right. Kamukha mo yung isa doon sa 7 drops sa Snow White. Tapos gumamit pa ng reference na Disney. Oh, talaga? Kaso ang pangit na pagkaagamit yung Disney poison pang tanga! Nasabi niya wala daw pumapatol sa akin lalaki. Puta, magtigil. Sige na nga. Daddy, halika. Halika! Oh, ito! Jowa reveal! Kung makapanlait sa akin. Pasensya na ha, ganito lang ang itsura ng mga lalaking lumalapit sa akin. Kung ikaw ang next na Looney, next! Unang-una sa lahat si Looney, hindi naman yan bugok. Galing ka lang din sa tamod niya, matagal na kitang nilunok. Naman. Napakalandi mo na ko po. Kaya lang naman kinalilunok para di ka na mabuo. Magaling daw siya mag-multi. Tingin mo ba that's hard? Anong pakiramdam na kaya mong gawin yung pinaka-standard? Yan lang yung kaya mong gawin. Wala kang ibang pwedeng choice. Paglalaroan ko tong chip na toxic, peking toys. Maglalain making, tas gagamitan ng second voice. Sumikat ka lang sa pagpaparody, Bebe Boys! Panagsusulat to, kala mo gumagawa ng kanta. Sabay yung grit, pow-pow lang yung nagpapaganda. Dadamihan lang yung rhyme scheme. Sila ba inuuto mo? Magpa-four-bar setup na naka-multi. Pero isa lang yung pinupunto. Magwa-one-two, 3-4, parang left-right-left. Tapos kagayain lang yung moves, step by step. Kung baka sa boxing, nakakabitin. Punches neto, 1-2, 3-4, bago tumama. Yung sa akin kahit puro 1-2, 1-2, 1-2 sawa! Kasi bago... Tangina mo, bagay lang yan sa'yo. Bakit lang yan sa'yo, huwag kang mag-inarte, gago. Yo, check! Kasi mausay daw to sa martial arts. Di nga talaga. Oh? Eh kung ibatista bang kita! Hanggang ngayon, walang sariling style. Puro mimicry. Buong round niya umiikot lang sa isang angle. 360. Camera, 360. Kung usapang pitik lang, yung pitik na pantenga. Ako bawat angulo solid, malanin niya sandeas. Photography, bilisan mo naman kasi. Paano kapag may nakauna? Parang photoshoot, ang tagal mo mag-set up bago may makakuha. Tapos mag-a-anime, na ang labo, yung quality hentai. Tagalog English conference, bigyan magyayamit eh, senpai. Pwede ka mag-reference kung gets na lahat, wala yung prob. Eto sa sobrang cringe, parang anime Tagalog dub. Kasi imagine niya na siya daw yung
karakter doon, ano kaya yun? Bumabatal ka ba para lang sabihin, ibalik ang anime sa hapon? Siya daw si Naruto, Mokujin, Poison Ivy. Siya daw si Naruto, Mokujin, Poison Ivy. Tangina, ano naman ngayon? Patunay lang na emosyon nagpapairal dito sa schizophrenic, nabubuhay ka sa ilusyon. So pwede kong sabihin, ako si Wonder Woman. Ito ang lasso of truth. At kung ano man yung balak mo, wala pa rin talabiyang lason dito sa lasong hawak ko. Sabagkat ako'y mas deadly pa sa lason. Kahit mag-senti ka maghapon, tamang selfie lang sa deadly bang kayo, steady sa kabaong. Kalaman ka-heavy mga tao, makasabong, ready to sa hamon. At ako na ang kaunahang Pelsi na magcha-champion! Dinuduraan pa ako gago. Huwag mo akong gaganyanin. Sabagay, di rin kita duduraan. Wala naman akong balak ang kantutin. Pero sabi niya sa isang laban niya, nakikipagtalo ka sa babae, eh kami lagi yan tama. Wow. Proud na proud sa ka-abnormala nila. Pinangalandakan pa ng bonak. Hindi kayo palaging tama. Palagi kayong may topak. Pag kami nagkasala, ang daming paliwanagan. Para lang mailahad. Tapos pag kayo nagkasala, gusto nyo bati agad? Nasaan yung equality doon? Wala ba kaming karapatang magtampo? Kayo pa may ganang umiyak, ang lalakas ng tama nyo? Siyempre, nagmamaktol, umiiyak. Sinong di magwo-worry? Ang ending, tangina. Tayo pa magsusuri! Diba? Ang ending, tangina, kami pa magsusuri. Sino nga bang ano? Ang ending, tangina, kami pa magsusuri. Pero, nag-iba yung ano eh. Akin na... Baliktad yata, baliktad. Wait lang, ha? Kaso biglang sumanib sa batas! Biglang sumanib si batas! Ngayon mo ko palagan! Bataan o binangonan? Sino ang mas palaban? Si baksakin tong mukhang nanay! Di man ako nasarapan! Ang binangonan ay ang kama! Kung saan sinuko mo ang bataan, yeah! Inainan ka ng lason dahil sobrang toxic mo, chong. Ito'y pussy contra dick. Banatan ko oxymoron. Kung ako ay bataan at ito'y putukang maugong, makikitang yung amo at senyorita ang katulong. Ben, ngayong sapul sa ulo tong diputa. Sabihin niyong di delikado pag malayo sa bituka. Ben, paano magchuchok si Jambalaya kung lahat ng nasa ulo niya ngayon ay bala? Teka, baka magribat. Natinalo niya si Mike at bigla ang mag-angas. Wala namang kaso kung lumusot ka sa batas, pati yan niyabang mo. O sige, sa'yo na yan. Putang ina mo. Pati yan niyabang mo. O sige, sa'yo na yan. Wait lang. Putang ina mo. Pati yan, niyabang mo. O sige, sa'yo na yan. Paano nasabing iba to? Kung hanggang sa local language, mga lines ko puro catchy. Parang koro ng love song. Yung sulat bumabakat, kaya si Mokujin Carbon. Ako ang magkakampyon at nakatodo ang lason. Kung tinalo mo yung law, hindi ang aking law of attraction. Hello, manan! Paikin natin! Ah, nag-joke!
sabi ko talagang bias. Bigla daw sumanib si Batas. Gago ka pa, Chong. Nakakalimutan mo na yatang tinalo ko na yun. Ipinagsigawan niya nung laban niya kay Slack One. Mahal ko pa yung ex ko, kaya wag mong idamay, Patricia. Ba't masyado pa to nahibang doon? Malamang nasa isip mo, idadamay ko siya. Sino ba yung putang inang yun? Yun parang ikumpara kaming dalawa. Baka makonsyus pa yan. Kung sino mas matalino at maganda, obvious naman. O Patring, pag nahulog ka sa akin ulit, siguro may balik ka na nun. Okay ka na! Nagmamakaawa ka na lang balikan, win a wordplay mo pa? Ah, diba? Nung binalikan siya, pansin nyo, biglang humina yan sa tournament. Hindi ko sinasabi to para manalo. Gusto ko lang hiwalayan kanya ulit. Araw-araw niyang kinukulit. Maski patulog na. Kaya pala kahoy mo ko, Jean. Kasi marupok ka! Pues para kong lighter nung na-trigger ang apoy nung nakaraan na laban ko. Tapos bibigyan mo ko, Jean. Biglang nawala yung tapang mo! Ano akala mo sino ka? Hoy! Pinatulan ko na! Alam mo na nagliliyab ako! Ginatungan mo pa! Warm up. Para sa'yo sa buhay. Isa daw ako sa top 5 MC na ayaw niyang makalaban. Tangina, insulto to. Bakit? Tinanong mo ba ako kung gusto ko? Ayaw daw niya mambastos kasi respeto sa babae. Akala mo talaga? Sabay bumalat kay Elvis ng kakantutin ko asawa mo tapos wala kang magagawa. Hipokrito! O baka sabihin mo ikaw nga gusto mong nagpapabastos kay Akata. Ako naman kasi yung nauna at yun ng gender equality sa battle. Pero subukan mong sa akin gawin yun. Walang magagawa dito, Maski Bouncer! Hamak niyan. Pag ganyang itsura ng lalaki, tangina mo! Dapat lang! Tirador ng single dad versus tagapagtanggol ng single mom. Oo, walang hindi kasalanan ng bumuo ng pamilyang sinira ng iba. Ang kaso, para sa bagong asawa mo, iniwan mo iyong mag-ina. Yun ang masakit na katotohanan na hindi mo matanggap. Inaalagaan mo, anak ng iba. Di mo nga maalagaan sarili mong anak! Ano? Masakit na? Ayaw mo na? Tuloy pa! Para sa sariling kapakanan at kalibugan, kahit nasa hukay, isang paa. Paano na lang kung bigla silang bawiin ang tunay nilang ama? E di wow, tanggal angas mo. Pero history reads itself. Di ba galit na galit ka sa papa mo? Di na ako magtataka kung yung panay mong babae ay maging kagaya mo. Kasasabihan mo si Tip CD na IT graduate ka pa man din, pero di mo deserve maging AMA. Ibang klase talaga. Pero ang labas, ikaw pala yung irresponsable na ama. All three rounds niya, mamumuna lang. Nang linya ng kalaban. Keso, sabi niya kay ganyan, sabi niya kay ganto. Yan na ba yung todo mo? Yung sa'yo puro sabi-sabi lang yung sa'kin totoo! Kasi every battle niya, ipagyayabang. Tinalo daw niya sila Balaid, Lanseta, at iba pa. Tarantado pala to. Ano naman kung tinalo mo sila? Ang tanong ko, matatalo mo ako! Pero mausay nga pala to sa acting. Huwag kang feeling artista. Pang short films ka lang. Inadaan mo lang sa konting drama kahit boring naman. Tapos tumang-tuwa naman yung mga corny na fan. Sige, paikutin mo na sila. Rolling na yan! Oh.
hindi lahat ng naririnig sa battle totoo. Tama naman. Kaya hindi ako naniwala kay Elvis nung sinabi niyang nagnakaw ka ng pabango sa barakuan. Ang kaso, nakausap ko si boss yan. Magpasalamat ka sa tao marunong magtimpi. Kung si Elvis pwedeng magsinungaling, yung CCTV, hindi. Buti nga, hindi na nila pinablik. Kung kaibigan ka talaga ni Audrey, bakit mo pinlastik? Yung pabangot ang ina mo! O di ba natus ka? Sabi ni Audrey, two spray lang, bakit mo binulsa? O eto, eto ah. Victoria's Secret, dinakaw mo. Tapos yung nakakaalam, ang dami. Nahuli kang nagnakaw ng pabango kasi galawan mo, bulgar eh. Bulgar eh. Oh shit. Bakit nga ba ganyang issue pa yung lumitaw ang labo? Magnanakaw ng pabango yung sumingaw niyang baho. Huli na para magsisi, kakaawang lakambini. Nagnakaw nung nawalan siya ng pambili ng bambini. Tapos sa simpatya ng mga tao nang hingi ng panangga. Anong crab mentality? Ulol, hindi yan talangka. Pagkat inaangat ka namin, Lux, hindi lang halata. Dahil kahit panty mo, walang hihila pababa. Pagiging dalaga mo, punyeta, I'm boring. Ni hindi ka nakarana sitsitan, bonjing. Kaya, psst. O teka, butt loading. Sinaksa ko lang tong pussy. Di yan catcalling. Walang nahuhumaling at wala rin nagnanasa. Nagbanggit ng patalim para masabing nagahasa. Di inasahan na sadista ang makakabangga mo. Kahit di ka buntisin, tsak may madadalang tao. Sakal ng lubid sa leeg, huy, wag mo nang pilitin pa. Yan ang parusa para sa kalaban kong sinisinta. Kinakapos ng paghinga yung dibdibay iniinda. Kinakapos ng paghinga yung dibdibay iniinda. Putang ina, hindi na nga makahinga, binitin pa! Mangingibabaw ang dilim, liwanag ay mababalutan. Eto na ang yung libing kabaong mo'y mapapakuan. Luxuria, eclipse sa lapida, yung ataol matatauhan. Naging solar eclipse at ito yung araw na matatabunan. Malabo kang mauna sa finish line, pang sunugan lang ang yung hype. Ladies first, di yan pwede. Mas mabuting find your height. Gentleman ako, Luxuria. Kaya kitang igalang, irespeto, at di lamang yun. Maupo ka. Hayaan mong ako ang tumayo bilang kampiyon. Ladies first daw. Tangina mo, gago ka. Oh, ladies first, kaya kanina ikaw yung aking pinauna. Kasi nasabi niya hanggang ngayon, wala pa daw anak tsaka asawa. Hindi naman ako katulad ng nanay mong nabuntis na maaga. Hoy, Mr. Anxiety Depression! Di ba sabi mo close kayo ni Gerald M? Simula nung bata pa kayo? Gusto yung kanta niya pati wakal? Para yun sa'yo! Panahong ikaw pa ay nasa Mariveles. Do you remember those days? Kahit magpalipat-lipat ka ng lugar, mananatili tong first place. Ang daming hometown, Cavite, Malabon, tas may Bataan pa. Di kasi nama sa where you're from, kasi hindi mo alam kung taga saan ka. Ipinagyabang niya pa nung laban niya kay Zaki. Nasa kanila daw yung nuclear power plant. Ah, ganun ba yun? Yung lugar namin, pinangalan kay Dr. Jose Rizal. Eh ano naman ngayon? Paulit-ulit niya pang tinanong kong, malungkot ba? Kasi financially stable na ako. Malungkot ba? Kasi dito empleyado gaya mo. Malungkot talaga! Tangina, ang daming say. Financially stable ka na pala. Itibigay mo na sa akin yung 100K. Tambay na pala mo na hindi pa naranasan mag-working Monday. Pas itong 13, naging Christmas bonus. Salamat sa 13-month pay. Nag-trend lang yung isa niyang kanta, nag-feeling dope na to, men. Meron ka lang milyong views, pero broke ka pa rin! Si MZK Ram, may sariling shop. Si Shenan Jonas, may magandang buhay. Si Pistol, may business na gold. Si Lip Cram, taga-karga ng gulay. Ikaw,
pinagkakitaan at sariling tirahan hanggang ngayon. Kaya ano, TGS squatting, tangina mo, ikaw lang yun! Kasi sabi niya kay Slakuan, Pacquiao 3GS, sa grupo ako yung ahas. So gusto mo, ikaw yung bida? Sa sobrang desperado manalo, pati sariling kagrupo, tinitira? Ilaglag na to dapat, kundi lang niya inarbor yung win kay Slak. Nakalusot ka lang sa kasama mo sa bahay dahil may inside job. Sabay bumanat ng, di ikaw ang pinakamahina sa grupo, ang kaso kalamba mo ang pinakamagaling. Pinakamagaling? Oh, di nga! Ikaw na pinakamagaling sa grupo nyo, ako sa buong liga! Pero kaya lang daw naging pinakamagaling na PMC, kasi ako lang daw mag-isa. Pasensya na kung inubos ko lahat, kaya ako lang yung natira. Inaasar niyo ako parang lalaki, porkit walang ka-arti-arti at one of the boys. So paano nasabi na uubra to sa akin kung wala tong boys? Lagi niyo pa ako pinagbibintangan may tagasulat. Ayaw niyo kasi nalalamangan ng babae, kaya di na ako nagulat. Naniniwala kayong nag-aambagan mga to? Eh sobrang hina lang sulat! Kaya tigil-tigilan niyo ang may ghostwriter. Kasi tangina pang wak yun. Sulat ko daw malalaki. Ganyan talaga pag mga champion! Pareho lang tayo. Pareho lang tayo hindi nakalusot nung nakaraang semis. Kasi ang hina ko pa. Pwes hindi na to yung dating look sight. Nakikita ko na! Pero dahil daw sa pistol at poison, baka hindi na ako makaabot mga bay. Pwes mapabaril man o lason, hindi na ako natatakot mamatay! Wala akong gayamit na gasgas na engel. Di kayo tinitignan kong rivals. Pansin nyo ba, wala nang 3GS? Wala lang 3GS sa finals! Ang gusto ko makatuluyan yung Goryo! Kaya dapat yung kama ready! Nagbabalik na daw si Papa Jesus! Pwes ako to! Si Mama Mary! Bago tayo tumuloy sa judges decision, syempre kailangan namin pasalamatan palagi't palagi lahat ng mga patrons natin sa patreon.com sa lahat ng walang sawang tulong at suporta mula nung panahon ng pandemya hanggang ngayon. Gusto namin pasalamatan mga iba't ibang tiers. Syempre andyan yung iba pa rin pag live tier. Shoutouts kay Tristan Van Excel, kay Donnie Taday, kay Mark Luterian ng Taguig, kay JR Andoling ng representing Flower Horns, kay Clark Monteclaro at kay Attorney Rustico. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre pwede nyo pa rin i-avail yung benefits ng tier nyo. Shoutouts naman din sa Magingay tier, kay Jacob sa team admin ng Cebu, kay Todern, kay Ninoy Agsalud, kay Pastor A from LA, kay Richie Aranda, kay Iggy C, John Paulo Gutierrez ng Bawan Batangas, kay Kevin Belches ng Matalom Leyte, kay Paulo Mendoza, kay Adrian Adora, kay Roy Ivan Albuguera, kay Ivy Bellarmino, kay Topper Blescara, kay Muhammad Abu Jihad Sema, at kay Ralph Largo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa recognized tier naman, nandyan si Kenley Estrella ng Alberta, Canada, kay Morris Mempen ng Bustos, Bulacan, pati na rin representing Chicago, Illinois, kay Chance Perez, kay Yagi Olaguera, kay Michael Joe, kay Oscar Daguro Jr., pati na rin si Ma'am Kath Gatdula, congrats po sa wedding ninyo, at kay Chad Mateo, shoutouts po sa inyong lahat. At para sa huling tier natin, nandyan yung represent, isang shoutout sa kay Curvy James Tariao, kay Mark Janel, kay Angeline De Jos, kay LL Makahilig, kay Arthur De La Rosa III, pati na rin kay Hermel Baloloy. Isang malaking shoutouts po sa inyo lahat. At silipin nyo yan, patreon.com/fliptop, o kaya ma-search nyo na lang. At balik tayo sa judge's decision. Yeah. Fliptop, uno versiklo 11. Isa buhay 2022 finals, Poison 13 versus Luxuria. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, advancing sa tournament sa Isabuhay Finals 6-1. Mag-iayos tayo lahat para kay Luxuria.
Binoto kasi Luxuria sa round 1 and round 2. Poison sa round 3. Round 2, malinaw kay Lux dahil sa stumbles. Round 3, malinaw para kay Poise. Yung 1 yung dikit para sa akin. Yun. Doon sila nagkaliwan. Actually, 6-1 pero dikit yun. Kumbaga sa construction ng rounds. Siguro, mas pinaburan ko si Lux sa conviction, sa angas, at overall presentation. Ayun, ngayon kay Poise. Maraming inconsistency sa performance side of things. Pero ayun, Lux para sa akin. Ayun, pansin ko bawat round tsaka bawat battle ni Lux nag-improve yung rebat niya. Isa yun sa puntos dito sa tournament. Tapos mas may power yung delivery ni Lux kaysa kay Poison. Sa round 1, then passive naman yung kay Poison yung una niya. Yung round 1 niya, safe move yun para sa akin. Pero nakuha ni Lux yun, yung round 1. Then round 2, tsaka round 3, may mga kinakain lang na word minsan si Lux. So siguro yun yung kailangan niyang i-improve next battle niya. Binawasan ko rin si Poison sa round 2 dahil dun sa choke niya. Sayang yun, yung batas reference na yun, malakas sana yun. Siguro yun yung magbabaliktad ng laban kung hindi siya na-choke. Siguro lang. Tapos sa round 3 nanalo sa akin si Poison kasi nag-overtime si Lux. Then mas malakas yung pinakita ni Poison sa round 3. Pero round 1 and 2 kasama yung minus ni Poison, Luxuria. Ayun, binoto ko si Lux all 3 rounds. Siguro ang tingin ko pinagkaiba ni Lux tsaka ni Poison. Round per round siguro. Yung ginamit na angulo ni Poison, as in sobrang na-stretch niya, as in nagamit niya talaga lahat ng pwedeng magamit doon. Ang problema, ang ginawa ni Lux, sobrang creative ng ginawa ni Lux. Hindi siya nag-stay sa isang reference o sa isang topic lang. Kaya 1, 2, 3 binigay ko kay Lux. Tapos lalo na yung second round ni Poison, medyo halata talaga kasing lumundag siya doon sa verse niya. So, ayun, 1, 2, 3 kay Lux. Yeah, binoto ko si Lux. Binigay ko yung round 1 kay Poison. Solid. Lagi naman solid si Poison eh. Round 2, kay Lux yun malinis. Tingin ko kahit yung stumble ni Poison hindi nangyari, parang pwede pa rin kay Lux yun. Round 3, binigay ko na kay Lux. Sobrang solid. Solid parehas. Ang galing. Yo, Abra, LDP. Hindi ng laban. Kumbaga, sobrang close match siya para sa akin, all three rounds. Yung round 1, pinaka-close siguro. Hindi ko matansya kung kanino yan, pero siguro parang gahibla para kay Lux yung round 1. Maganda rin yun, sinasabi niya yung angulo na parehas lang naman tayo na kumbaga yung standard andito na, ano yung pwede mo ipakitang iba. Tapos para sa akin, parang mas marami siyang angle na mas bago na ipinakita nung round 1 pa lang. So binigay ko sa kanya yun ng konti. Yung round 2, binigay ko kay Lux. Ganda rin sana nung pinakita ni Poison nung sinamon niya si Batas. Tapos gagamitin niya ulit yung galing sa battle nung nakaraan. Kaso nawala siya sa momentum niya nung time na yan. So naputol yung parang binubuo niya na energy para tumapat sa energy ni Lux. Nung round 2 naman, panalo si Lux doon, hindi lang din dahil sa choke, yung quality ng punchlines saka yung quality ng angles, mas bibigay ko kay Lux hanggang round 2. Round 3, parang yung gusto kong makitang Poison nung round 1 pa lang, lumabas nung round 3. Bibigay ko yung round 3 kay Poison, close na close din dahil ang ganda rin nung pinakita ni Lux. Pero yung round 3 parang mas Poison yung punchlines na nagustuhan ko na mas mapanakit. Pero all throughout the battle, parang masasabi ko na yung sinabi ni Lux na yung angulo niya na gamit niya ngayon, medyo bago, kakaiba, at kalat-kalat, scattered sa kada round kung saan bumabagsak. So yung variation nun, tsaka yung makukulay na round, bibigay ko yung boto ko kay Lux, pero close game. Congrats pa rin kay Poison at congrats sa inyo lahat.
Luni, ako yung nag-iisang bumoto kay Poison 13. Para sa akin, round 1, dikit yung round 1, pero binigay ko yung kay Poison dahil pwedeng i-argue na napakadali ng mga angles na pinili niya. Pero ang galing ng pagkaka-construct. Kumbaga yung layers sa bars, hindi siya yung isa lang yung mahihimay mo sa isang linya. Marami kang mahihimay na mga parte na pwede mong bigyan ng puntos. Tsaka suwabe. Suwabe yung round 1 niya. Parang yung may flashes ng Poison 13 na napanood ko doon sa laban niya kay Rick Hinaro. Parang ganun na Poison 13 yung round 1. So maganda yung round 1 ng Poison 13. Kay Lux naman, maganda yung opener niya. May rebuttals agad siya. So plus na agad yun. Siguro nakulangan lang ako sa placement. Minsan parang tumatalon-talon si Lux ng mga topic nang hindi ganoon ka seamless minsan. So siguro yung mga mas swabe pa na tawid katulad ng mga ginagawa ni Poison. Si Poison kasi parang dinaan niya sa pagka-veterano, pili siya ng madaling angle para mas madali niya sulatan ng mas kayang i-digest ng mas nakararaming tao. Pero si Lux dinala niya yun sa performance. Para sa akin sa sulat, mas maganda yung sulat ni Poison sa round 1 eh. Si Lux talaga dinaan niya sa performance para dumikit yun. Binigay yun kay Poison. Round 2, malinaw na kay Lux yun dahil nasayang, maganda rin sana yung round 2 ni Poison pero yung pagkaputol ng momentum, malaki talagang bagay yung kahit gano'ng pakarami yung nandito sa taas, sa simula. Pero kung naputol yun, papunta dun sa pinaka-payoff mo, parang sayang lahat ng binild mo na ano eh. Kaya napaka-risky din ng ganung approach kung hindi ka magaling sa memorization. So yun, binigyo kay Lux yung round 2. Round 3, si Poison medyo bumalik sa form sa round 1. Medyo mahabol na niya sana yung round 1. Meron siyang konting, siguro, linya na medyo predictable. May mga predictable siya sa round 3. Pero nagustuhan ko yung fake choke niya. Isa sa pinaka-creative na fake chokes yun. Tsaka pagbawi. Hindi ako masyadong fan ng fake chokes. Pero ang ganda ng pagkagawa ni Poison ng fake choke na yun. Tsaka kung paano niya naituloy. Si Lux naman, feeling ko, hindi sa round 3, yun yung pinaka-critical na round na hindi ako kumbinsido sa round 3 ni Lux eh. Parang feeling ko meron pang may mga angulo pang obvious na pwede pang ipasampal kay Poison 13 doon na hindi niya nagawa. At ako rin bilang ano, mas gusto ko na bigyan sa mas mahigpit na ano para ayun, congratulations kay Lux. Hindi mo makuha yung boto ko pero alam ko enough to na inspirasyon para mag-champion ka sa finals. Patunayan mo na mali ako. Medyo malungkot ng konti kasi nag-choke ako sa round 2. Alam mo yung kabisado ko yun. Tapos nagulat ako, bakit? Ba't di ko mahugot? In-expect ko hindi epekto yung fake choke ko sa round 3. Pero gumana pa rin. Kinakapos ng paghinga yung dibdib ay iniinda. Kinakapos ng paghinga yung dibdib ay iniinda. Putang ina, hindi na nga makahinga, binitin pa! At ang lakas ni Luxuria, putya. Minama ako nung ano. Taka na lakas ni Luxuria, grabe, hayop ka. Halos mahalikan niya na ako, tapos naduduraan pa ako sa mukha. Pero okay lang. Dapat lang! Huwag ko sa awak! Fancy na magcha-champion! In-anticipate ko yung ano eh, magiging attack niya. Ayun, turns out na, ayun nga. Pero, nagawan ko naman siya ng pre-med rebattle, so magandang laban naman siya, sayang lang nawala siya nung round 2. Siguro yun lang din yung parang naging edge sa akin, tapos napuna ko yun. Kasi parang medyo kinulang na rin ako sa round 2. Pero parang pa rin kasi magandang laban pa rin yun. Kung ikaw ang next na Luni, next! Unang-una sa lahat si Luni, hindi naman yan bugok. Galing ka lang din sa tamod niya, matagal na kitang nilunok! Wala namang ano, wala namang bago, ganun lang ulit. Gawa ng kanta, tapos uma-acting nga pala ako. ayun lang yung mga ginagawa ko ngayon. Kasi hindi na nakakapag-vlog eh. Siguro sulat kanta, acting, ganun. Ayun, pahinga lang mga 1 week, tapos balik, battle rap ulit. Pagtapos na nun, step by step lang, tsaka ako mag-proceed sa music. Tapos business ko, yun. Supportahan nyo, clothing ko, tsaka yun, mga paparating pa.
Salamat palagi. Sana huwag niyo akong ayawan kahit na kaayaw-ayaw na ako. De, salamat sa Guselina. Ayan, kayo lagi ang dahilan kaya nagpapatuloy yung takbo ng aming karera. Sa mga naniniwala, salamat. Sa mga hindi naniniwala, fuck you.